Hello sa inyo mga kaibigan. Nandito ako para turuan ko kayo ng Tagalog English translations. Okay? Una, i-discuss ko muna sa inyo yung a at saka an. Okay? Ginagamit po yung a at saka an pag ang ginagamit to kapag ang noun na gagamitin mo ay singular. Okay? Gagamit ka ng a or an. Tapos ang a, pag ang sinusundan na word ay nagsisimula sa consonant. Okay? Yung B, C, D, F, ganyan, consonant. An naman, pag ang kasunod na salita, or tama, ang kasunod na salita na pangalan na gagamitin mo ay nagsisimula sa vowels. Halimbawa, apple. Okay? So, mapapansin nyo, ninyo dito, I have an apple, gumamit ako ng an. Dito, hindi na. Okay? Kasi ito singular, isa lang. Okay? So, okay, ako ay may mansanas sa English, I have an apple. Ako ay may dalawang mansanas, I have two apples. So, for example, tungkol naman sa, halimbawa, meron kang chair, so, I have a chair. Meron akong chair, okay, I have a chair. Ah, kasi, yung chair nagsisimula sa C. Okay, I have a chair. I have two chairs, halimbawa, dalawa yung chairs mo. So, ganun lang po yan. So, next is number 2. Ako ay may problema tungkol sa aking pag-aaral. So, ang translation po na ako ay may problema tungkol sa, I have a problem about. About. Yan. I have a problem about. Yung tungkol sa English niyan is about. Okay? Ako ay may problema. I have a problem. So, idugtong muna ako ano yung problema mo. So, I have a problem about my studying. Okay? So, kung meron ka namang problema tungkol sa, alimbawa, sa teacher mo, so, meron akong problema tungkol sa akin teacher. So, I have a problem about my teacher. Okay? Next, ako ay may maraming problema tungkol sa akin pag-aaral. So, pag sinabing marami, gagamit ka ng many. Okay? Tas problema, kasi marami, so may S na. Okay? So, I have many problems about my studying. So, marami akong problema tungkol sa aking pag-aaral. Okay? So, dapat ito connected dahil marami siya, dapat may S na yung noun. Okay? Ano pa? I have many problems about my alimbawa tungkol sa friends mo. Okay? I have many problems about my friends. Ganun lang. So, next is meron akong sasabihin sa iyo. Oh, pag sinabing meron akong sasabihin sa iyo, pwede mong sabihin na, ano, I have something to tell you. Okay? Meron akong sasabihin sa iyo. I have something to tell you. Next. Okay? Meron akong sasabihin sa iyo. I have something to tell you. Okay? Next is, nagkaroon ako ng appointment sa aking dentist kahapon. Okay? Ang translation niya, nagkaroon ako, ibig sabihin tapos na, kaya I had, sa English, I had an appointment to my dentist yesterday. So, nagkaroon ako ng appointment sa aking dentist kahapon. So, pwede ka rin magkaroon ng appointment sa, halimbawa, sa teacher mo. So, I have an appointment to my teacher yesterday. Okay? So, itong appointment noun. Kaya may an na naman po doon. Okay? Bago yung noun, ay bago yung nanggagamit ka ng an. Salamat po sa pakikinig.